know, do we go over the middle of each and yung pang vlogger? Ano talaga? Ayos to, Louie, ah. Ganda, kitchen to, ah. So, thank you, ah. Di talaga ako mapagantay na matapos ng kitchen na to. So, abangan ko. Abangan ko yung finish output. Ayun, guys. Isa na naman project ang ating ginawa dito sa Taguig City. Kung saan, ang kliyente natin si Architect Diane Formes. So ito guys ang nagawa naming kitchen kay Architect Diane. So meron tayong base cabinet, may cooktop, meron tayong sink, at of course meron tayong tatlong drawer na soft close dito. May lalagyan ng microwave. So L-shape siya, all the way hanggang doon. So ito na nga guys, ayan, sinimulan na natin ng cutting process dito sa ating workshop dahil sa nag-request yung ating client, no? So shoutout kay Architect Diane. At ito guys, ginagamit natin ating table saw. Ito ay Bosch 10J, no? 4 years na natin ginagamit sa Rockable TV, at ito ay highly recommended na table saw. Talagang very efficient at reliable ito, no, pagdating sa cutting, at basta bago lagi yung ating blade, no, every project. At ito na nga, ginawa na rin natin itong ating drawer guide, na meron tayong support o guide na Craig para quality yung pagka-install natin. At ito in-install natin sa drawer box using screws, at piniprepare na natin ito para mailagay yung ating cutlery para sa mga utensils niya. So ayun guys, ito yung kitchen island, at dito pa lang sa shop ay sineset-up na natin. So meron tayong pull-out na dish rack dito sa middle netong carcass ng island. At ito nga pala guys yung mga tinabas namin na carcass, so naka-segregate siya para pag binuo namin ay alam namin kung anong carcass yung dapat gamitin. At ito na nga, dahil sa ito ay may corner cabinet, itong kitchen ni Architect, ay meron din tayong ilalagay na magic basket. So ito yung corner magic basket na stainless, no? So soft close yan guys, at quality yung mga ginagamit nating mechanism. So yun, kinakabit yung mga basket ni Kuya Ray, no? So ayan, pull out siya. So soft close lahat yan. At ayun, ito naman yung trash bin, ano, na soft close din, napaka tibay at saka quality talaga yung material na ginamit. At ito yung cutlery. At ito naman yung pull-out dish rack, no, na madalas natin ikabit doon sa mga base cabinet. So dalawang layer siya na pull-out. At yun guys, gaya lang nasabi natin, ito yung corner basket. So same thing, same ng pag-open. So pull out mo lang siya, then slide mo lang sa left. And then ngayon naman ay pupush natin siya dahil ito ay soft closed. And then slide mo lang sa right para may pasok mo yung buong mechanism doon sa loob ng carcass. So ayun guys, ganun lang siya. At ito na nga guys, nag-deliver na kami dito sa ating client na si Architect Diane. At ganito yung setup namin. So mayroon lang tayong dinidiscuss kay Architect, no? At ito yung situation kapag nagde-deliver tayo. So nakakalat pa yung mga carcass natin upon delivery. So ayun na nga, at sinimulan na natin yung installation. Syempre kasama ko dyan si Kuya Ray at saka si Kuya Tim. So sa ngayon ay gumagamit kami ng French cleat. At ayan, in-install na namin ang mga wall cabinet o overhead cabinet ng ating kitchen. At tuloy-tuloy lang tayo. Syempre, may mga adjustment na ginagawa. So ayun na nga, nag-adjust tayo, no? So ayun guys, ito na yung sitwasyon natin dito. Na-install na natin yung base cabinet, at na-install na rin natin itong wall cabinet. So ito yung initial na installation, at first day pa lang namin. At hopefully matapos namin itong installation within the day, dahil babalik pa kami sa Tarlac guys. So ayan.
Ayun guys, na-fix na natin yung mga base cabinet at saka yung ibang overhead cabinet. So ayan, nakapag-install tayo ng spice rack dito para sa cooktop. At yung na-install natin sa Kitchen Island na pull-out dish rack ay naka-install na rin dito mismo sa site. So ito, meron din siyang cutlery na in-install natin. At ito ay naka-fix na sa floor. Naka-floor mounted siya. At yun na nga. Yun, kinabit na rin natin yung trash bin at itong corner magic basket. At meron din tayong tatlong drawer dyan na hindi pa natatapos guys, no? Kaya mamaya-maya ay install na rin natin. Ayun guys, isa na naman project ang ating ginawa dito sa Taguig City, kung saan ang kliyente natin si Architect Diane Formes. So ito guys, ang nagawa namin kitchen kay Architect Diane. So meron tayong base cabinet, may cooktop, meron tayong sink, at of course meron tayong tatlong drawer na soft close dito. May lalagyan ng microwave, so L-shape siya all the way hanggang doon. So may project pa kami guys, para dito sa panel na ito. Ito yung circuit breaker. So lalagyan natin ng fluted WPC para makover itong lugar na yan. So ayan guys, meron na range hood, syempre may cooktop. So ayan, napapakita namin sa inyo kung ano yung mga mechanism and kitchen organizer na kinabit namin. At ito nga pala yung kitchen island na ginawa rin namin. May countertop na solid surface, synthetic granite, white. So, ayun guys, papakita ko sa inyo. By the way guys, si Architect Diane Formes ay isang nating subscriber at na-feature siya sa negosyente sa teleradyo sa ABS-CBN. At siya rin ang nag-design guys nitong kitchen niya at in-execute lang natin. So, ayun guys, nag-enjoy si Architect na i-try at buksan yung mga kitchen organizer sa base cabinet at sa buong kitchen na nagawa natin. So ayan, tinatry niya yung pull-out dish rack. So, thank you di talaga ako mapagantay na matapos ng kitchen na to. So, abangan ko yung finished output